at nakabit-kabit at naka-italics. Parang ito ang pinagyayabang ni Ann Curtis at ng mga lalaking naka-corporate attire. Matigas ang mga ternong Amerikana, parang binatag na kalsada. Maaaring hindi edad sa 30 ang mga tao ito. Nakapagkita ang larawan nila sa likuran ng San Jose bus line na biyayin na sa Cebu kung saan pasahero si Troy. Sa kabahan ito ng EDSA. Pagdaan sa Mipone Avenue, muling makikita ni Troy ang malalaking patalista sa tarpolina, The Good Guys. Pakailang ulit pa nitong masisigayan sa mga likod ng bus, poste, ibabaw ng gusali, at ang pinamahuli at pinamamalaki ay pagdaan ng bus sa Mall of Asia. Pagkita ni Troy ang Mount Picodiloro na akitin nung nahihilig pa siya sa mountain climbing. Ang kanya ng bundok ng nasa sa Batangas at Hernandez Paramundon sa Cavite. Bahagi ng Mountain sa Picodiloro. Sa kabutihan ito ang Mount Malay-Malay at sa bandang isama kasaysayang Mount Bulo. Kung saan sa traidor ng pinasilang ang magkabatid na Andres at sa Hotel Bonifacio na makataksin ng grupong Mandalo ni General Emilio Ordinario. Makakabal si Troy sa kabutihan nito hindi dahil sa mountaineering activities niya. Tanging ang makapal na katahimikan ang kumot nito. Nililis ang katahimikan sa paulang-ulot na pagkasbas ng impit na tigil ni Troy. Nakatitig sa kanyang mukha ang mamang na langit. Pinapa ni Troy ang tigil na N-Stream. Pinaba. Pinahilera ng pagkatumang triplet, si Troy sa gitna at ang malaking kahoy na ngayon ay magkawag na niya ang kasipin. Pinalikuran niyang tuod ang pinakapang baril. Pinagdaga sa mga nadaliwis na liyay kagagawan ito sa mga maraming nalusot na itusunog sa gatilyo. Halos lumikit ang lagi niya sa leeg ng Armalite. Pinuto siya ng isip na ang isip. Kawag-kawag siya ang bibigoy. Pinakiramdaman ang pagkakalit na bala ng headphone na nang-exis sa binalaga ng bibig. Umaasa ang mga tao na paglisan ang gabi matutupok ng mga bibig na kalimaw na mapinang kumabalag sa panayos nilang mundo. Ang encuentro upang makatiyak kung siya
sinabihan si Troy at magigising eksakto bago dumating sa Maliko. Palalampasin lamang niya ng kaunti sa may checkpoint ng Air Force at bababa na siya. Kakaunin siya ng dalawang lalaking naka-tricycle. Magpapanagpo ang mga palad nila at maririnig ni Troy ang isa na bubulong sa nagmamaneho ng sasakyan. Iyan si Ka Allen, NPA. Yan ang good guy.